Nakakainis talaga. Naku, kuha pa ako ng panlinis sa bahay ko sa Omo City. Ang dami kasing kalat dun sa dati kong bahay. Alam niyo ba kung bakit, mga bata? Naiinis ako talaga kasi may nagpoop dun sa ilalim ng hagdan ko dun sa dati kong bahay sa Omo Village. Inako, nakakainis. Pero parang meron ako naririnig na chismis galing dun sa mga nagko-comment sa akin noong nakaraan eh. Pero hindi ko pa alam. Hindi ko sure kung totoo yung sinasabi nila. Parang binigyan nila ako ng idea kung sino yung may kagagawan nun eh. Kung alam nyo din, eh, mag-comment nga kayo dyan sa baba. Tapos pala, kanina ko pa hinahanap si CJ pero hindi ko siya nakikita. Di pa kami nagkikita ngayong araw na to. Hindi ko alam kung nasan siya eh. Parang nagtatago ata siya sa akin. Hindi kaya? Hindi naman siguro, no? Pero yun na nga. Babalik ako dun sa bahay ko sa Omo City kasi nga kukuha ko ng mga panlinis. Kasi nga, kailangan kong linisin yung bahay ko dun sa Omo Village dahil ang dumidumit ang baho-baho. Ew! Ah, naku, nakakainis. Ayan mga bata, ayan, sa paglalakad-lakad ko, eh may napag-isip-isip ako. Dahil may nagpoop dun sa bahay ko, eh naisip ko lang, kung sa bahay ko may nagpoop, bakit kaya hindi ako gumawa ng bahay kung saan talagang nagpo-poop? So naisip ko na gumawa ng bahay na toilet. Pero literal na bahay talaga. So yun mga bata, kung mapapansin nyo, no? Kinumpleto ko na yung mga kailangan kong gamit. Nag-creative ako para syempre mas maging mabilis yung paggawa natin ng bahay na toilet. Ready na ba kayo? So simulan na natin to. Para matanggal yung inis sa akin, eh magagawa na lang ako ng toilet. Tapos, kapag nalaman ko kung sino yung nag-poop sa bahay ko, ay minsan dati kong bahay, eh dadalin ko dito, tas dito ko nalang patitirahin. Tama ba yun mga bata? So simulan na natin. Let's go! So dito ako mag-start sa space na to. Dito na lang siguro, linisin lang natin to ng konti. So dito na lang ako mag-build sa part na to. Ilinisin ko lang ng konti kasi medyo madumi. Ang daming grass. So, ayan mga bata, kung makikita nyo, meron na tayong pattern. Ito yung pattern na susundan natin sa pagbuo natin ng toilet house. Continue na natin ang pagbuo. Para pagtabasa ko na yung mga comments dyan sa baba kung sino yung nag-poop dun sa bahay ko, idadalin ko kaagad dito. Tara na! Let's go! So, simulan natin dito. Lalagay tayo ng 6 na patong. 3, 4, 5, 6. Teka nga pala mga bata, bago natin ituloy ito, eh mag-subscribe na muna kayo. Tapos, pindutin nyo na din yung like button. Okay ba yon? Tara, ituloy na ulit natin to. Gagawin nating maganda tong toilet house na to. Para sipagin mag-poop sa tamang lugar yung nagkalat ng poop dun sa bahay ko. Oo nga pala. Kaya naisip kong ganito na lang yung ibigay natin or gawin natin para dun sa nag-poop sa bahay ko. Eh kasi, mas okay siguro na gawa natin siya ng maganda kaysa gumawa tayo ng hindi maganda sa kanya, di ba? Para hindi niya nauulitin yung ginawa niya, tama ba yun mga bata? Ayan, konting-konti na lang, mapupuno na natin yung walls ng bahay natin na toilet. Excited na ako mabuo to kasi ibigay natin dun sa nagpoop sa bahay ko eh. Yan, tapos bubutasin natin to para meron tayong pintuan. Mamaya na lang natin ilalagay. Ngayon, ipupunuin muna natin tong mga walls na to. Dadagdagan natin ang dapat nating idagdag. Wait lang ha. Yan, pagandahin natin to kasi para hindi tayo mapahiya dun sa pumoop sa bahay natin. Naman sa kabila. So ayan mga bata, nakahulma na yung ating toilet. Lalagyan na natin ngayon ng bubong. Yan, maglalagay tayo ng ganito para mas magmukhang toilet talaga. Tapos lalagyan natin ng ganito. Oops, tanggalin natin yan. Yan, para sa likuran ng toilet. Yan. 3, 4, 5, 6, oops. Bata tayo konti. 6, 7,
So, yan ang susundan natin. Ayaw dito ng rectangle. Yan! Konti na lang. Wag mo, mukha na talaga siyang toilet. Teka lang, parang mali. Tanggalin muna natin to. Oops. Yan to. Tapos, katulad ng ginawa natin kanina. 2, 3, 4. Tapos, pataas. Kasing taas na itong nauna natin ginawa. Yan! Tapos, dito naman. Ayan! Malapit na. Konti na lang. Kita niyo yan. Kita niyo yan. O, diba? Ang ganda. Siguro magugustuhan naman ito na nag-poop sa bahay ko, no? Nandito naman tayo sa pinakabubong. Para hindi mabasa ng ulan. Yung titira dito. Ba? Astig ng bubong niya. Kakaiba. Unique. Tapos ito, pupunuin natin to. Yan. Mag-iiwan lang tayo ng para sa pintuan. Yan! Ganda na! Tapos, bilang tayo dito ng 1, 2, dito tayo sa pangatlo. Lalagay tayo dito ng ganyan. Diba? Para may second floor yung titira dito. Ako sabihin na, liit ng ginawa nating bahay sa kanya eh. Yan! Teka, punuin na natin to. Kasi bawal siyang makita sa loob pag natutulog siya. Okay na yung mga bintana sa magkabilang gilid. Ito, pupunuin na natin to. Yan! Naangas! Hindi ako makatalon. Yan. O, diba? Toilet na. Gagawin pa nating mas maangas yan. Ngayon, parang magmukhang modern naman yung bahay niya. Makasabihin niya, binaboy natin siya eh. Papatirahin natin siya dito sa toilet para mas modern pa din ang datingan. Maglalagay tayo ng glass, ganyan. Para overlooking pa din dito sa bahay niya. Oops! Ano ba yan? Ayan, nalaglag ako. Wee! Ayan! O, diba? Angas! Kahit pa tayo dun sa taas. Kahit pa tayo dito sa taas. Ayan! Para meron siyang overlooking dito or kita niya yung araw o kaya yung buwan kapag kalulubog na. Ayan, diba? Angas niyan. Ayan, diba? Kita niyo yan. Toilet na yan. Swerte naman ang titira dito. Ang ganda-ganda ng bahay niya, no? Ngayon, dahil meron naman na siyang mga glass dyan, eh dapat hindi siya madiliman dito sa bahay niya. So, maglalagay tayo ng sea lantern dito. Para syala. Yan, no? Yan! Para kapag kadumili, meron siyang ilaw kasi baka hindi siya makatulog. Yan, hindi siya madidiliman dito. Yun, ito naman, ilalagay natin yung glass. Yan! Tapos pupunuin pa natin yan. Tapos nyan, eh dito naman tayo sa taas. Balik tayo dito. Tayo tapos eh. Ala, di ako magkasya. Ah, hulog ako. Yan. So dito, dapat kasi meron tayong hagdanan eh. Kasi mahuhulog tayo dito pag tatalon-talon lang tayo. Lang, pagtagan natin ng pailaw dito. Para maliwanag ang buhay. Yan, nakakaakit na tayo ng safe. Yan. Tapos, maglalagay tayo dito ng trapdoor. Nge, bakit ayaw? Ah, yan. Tapos, ano na bang gagawin natin? Tapos tayo. Wait lang ah, kukuha lang ako ng water. Mag-iigib muna ako. Joke lang. Creative nga pala tayo. Di natin kailangan mag-igib. Joke lang. Huwag na magalit ang beshi ko. Na, tuloy na natin to. So excited na akong papuntahin dito yung nag-poop sa bahay ko eh. Gusto ko matuwa siya kahit na nakakainis yung ginawa niya sa atin. I mean, sa bahay ko pala. Diba? Dapat ganun. Kapag gumawa sa'yo na hindi maganda yung tao, igagawad mo na lang siya na mabuti. So, nasa kanya na yun kung makukonsensa siya o hindi. Tama ba? Siyempre, tama yun. Sabi ko yun eh. Charis. Ayan. So, ayan. Mukha nang hiniduro talaga. May tubig-tubig pa. Diba? Angas. Nagawin natin dito. Itanggalin na natin itong mga to. Para mas maangas siya. Ayan. O, diba? Angas.
Diba may swimming pool pa siya dyan? Ang galing. Tapos dito, pinatin dito ng door. Oh no, ayaw din malagyan ng door. Bakit? Yan. Diba? So pagpasok niya dito, oh, diba? Ang ganda. Tapos aakit siya dito para makapunta dun sa kwarto niya. Tapos pagdating niya dito, syempre ayusin din natin to. Kung pwedeng ganyan lang yan. Siguro mas maganda ko i-close lang natin to. Tingin nyo ba? Tingin nyo. Basta lang natin to. Tapos doon na lang tayo maglagay ng doon na lang tayo maglagay ng anong tawag dito? Oh no, mali. Yan. Hindi, dito na lang talaga. Oops. Yan. Diba? Nagyan natin yan dyan. Tapos, mga patungan. Yan. Yan natin ilagay ito. Yan. Angas. Tapos dito, yung maglalagay tayo nito. Dito natin ilalagay yung bed. Siyempre, color brown yung ilalagay nating bed. Kasi nga, yun yung color ng poop niya sa bahay. Yan o. Yan. Diba? Angas yan. Siguro naman magugustuhan niya to, no? Ako, dapat magustuhan niya to. Naghirapan natin to eh. Yan, diba? Ganda na ng bahay niya. Tingin niya magugustuhan niya na tong bahay niyang toilet. Favorite niya tong brown na sigurado. Yan, okay na siguro yan. Baan na tayo dito. Ito naman yung ayusan natin, yung baba. Yan. Pagkababa, wika lang. May taas pa dapat to eh. Dito tayo maglalagay. Ayan. Kaso hindi tayo makakaakyat. Oh no, mali yung ginawa natin. Mali. Ayan, tapos na yung taas. Dito naman tayo ngayon sa baba. Dito naman, maglalagay tayo ng... Ayan, para meron siyang hugasan. Diba? Ayan, para meron siyang mga patungan. Oh, ayan, pwede na siguro yan. Siguro naman magugustuhan to na nag-poop dun sa bahay ko, no? Okay na yan. Oh, diba? Angas! Ang toilet mansion na nag-poop sa bahay ni Yasi. Napakaangas. So ayan mga bata, naabot tayo ng gabi no? Pero okay lang, kasi natapos na natin tong bahay na toilet para din sa nag-poop sa bahay ko. Sana magustuhan niya to no? Maangas naman eh oh. Oh, di ba? Oh, ayan ang loob. Meron pa siyang second floor dyan. Tapos, meron pa siyang pool. Para sa grand entrance, meron pa siyang pa-aquarium. Yan nyo ha? Oh, di ba? Pa-aquarium pero walang isda. Siya nang bahala dyan. Tapos, pag-akyat, ayan na kaagad ang kanyang kusina. Tapos, pag-akyat pa ulit, nandito na ang kanyang tulugan. Color brown nga pala yung pinili ko kasi color brown din yung poop niya sa bahay ko eh. So ayun mga bata, wala tayong kasama ngayon sa video na to. Nawawala din si CJ, hindi ko siya makita eh. Makita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video ha. Sana nag-enjoy kayo dito sa ginawa nating build today. Again sa mali, paalam! Ay, teka nga pala, bago ko makalimutan, eh kung nagustuhan niyo tong build natin ngayon, like nyo na tong video na to. Totoo na to.